sa Pilipinas nung umuwi ako nung ayun ba ako umuwi? November? Ito, dala ko to. Okay, tara natin yung mahiwagang date natin. Then, harvest natin. Uhulayin natin siya ngayon. Matonet! Di ba ang sarap pag mayroon kang tanim sa bahay? Ako. Na malapit lang yung garden mo sa likod lang ng bahay, katulad sa amin. Naku, napaka... Ano talaga mga katulong? Malaking tulong. Ayan o, mag-harvest ka na lang katulad nito. Di ba? Matonet. Ayan, kangkong po yan. Sigurado to, wala tong ano ba yung sinasabi nila na pag kinuha mo yung kangkong sa tubigan, merong insekto doon sa loob. Ano mang tawag na insekto na yun? Hindi ko na maalala. Ito, sigurado akong wala. Kahit kupitin natin sa loob. Malinis siya. Malinis talaga. Wala siyang wala talaga. Malinis talaga. Pag ang kangkong tinanim mo sa lupa, so, proud from Philippines. Itong buto-buto natin. Yung buto natin na tinanim dito ay gusto, di ba? Tulong mga katonet. Tapos yung upay. Upay niti. Diba? Nakakatuwa. Ngayon, harvest natin. Adubuhin natin yan mga katonet. Wala natin ng kain. Kasi wala kami. Hindi kami nakabili ng kain ng maganda. Yung pang-sag-sag lang sa mga bulag. Hindi kami nakadala ng lagayan. So, kailangan mapuputulan natin ito para mang ano, dadami yung talbos niya. Dadami yung talbos niya. So, kaya ayun. Maganda tayo kapag maputulan siya. Kailangan ma-harvestan siya. So, yung friend ko sana, nung isang araw, niyaya ko, punta siya ng bahay, para bigyan ko siya ng ganito. Hindi siya dumating. Kasi ako naman kasi pag nag-invite din, pura-urada. Kaya alam mo naman dito sa Japan, ako, hirap. Hirap pag pura-urada. Kasi parang maiwan sa bahay. Parang hindi ata siya pinayaran ng asawa niya. So, yan. Kurimiti na. Koko, mitiro? Yan o, diba? Ganda. Harvest. Yan. Mauubos po namin yan. Lahat. Kami na ng asawa ko ang kakain yan. Tinakain ng mga anak ko nito. Diba? Maganda daw to sa katawan ng kangkong. May benefits to eh. Nakalimutan ko lang. May benefit siya mga katulad. Ayan, talbo na siya. Talbo tuloy. Yan kasi pag hindi natin to i-harvest ng madalian, baka kakainin to ng mga ano, insekto. Ayan, sinisimula na nga nila. O, ayan o. Kaya, kailangan maunahin natin yung insekto. Sama pag mga kato
May isang puno dito na iba. Iba yung dahon niya. Malapad. Ayan o, oh, malapad siya. Makakatunog. Nahalo ata dun sa buto na. Iba siya. Diba? Ayan o. Gumagapang siya mga katunex. Ito ata yung ano talaga? Yung dating kangkong pa talaga. Ito ata modern na to. Hindi gumagapang. Ibang klase ata yung kangkong to. So yan, dami diba? Pero mauubos. Mauubos to. Mauubos namin mag-asawa to. Paborito namin to. Naku. Kalbo na lahat. So yan. After mga 1 week, that marami na naman yan. Maraming kalbo na naman yan. So yan. Katulad na isang mga 1 week ago, nag-harvest ako ng eto, alubate. And then, no, after 1 week, ayan na naman. May mga kalbo na naman. Ayan. Albo na siya. So, tama na to. Bugasan na natin to. Ang dami mga katuwa nito. Nakakatuwa, diba? Nakatuwa siya. Ayan, nakalbo na siya. Ayan, dami na natin na harvest. So, bugasan na natin to. Para kainin natin. Stop here. Yan, mga katulis. Tingnan nyo. Hugasan na natin. Hugasan natin bago natin himay-himayin. Para makasigurado tayong mauli sa waga. Ang dami nito. Nakuubos ito. Kamaya. Hugasan natin ng bongga-bongga. Guys, i-cut na natin. Cut natin ganyan kahaba. Parang pagkain ng baboy lang, di ba? Alala ko nung ano, kabataan ko. Ganito yung ginagawa ko. Ginagayat ko yung kangkong para ipapakain sa baboy. Ayan pa. Naku, ang sarap ng vitamins nito. Sarap pala sa katawan nito. Mabasa ko sa internet. Maraming palang binipit sa katawan. Kaya, go na tayo sa mga hindi kumakain ng gulay dyan. Kumain na kayo. Gaya ng mga anak ko, mapili. Pero, yan mga katunis, sapreto na natin yung ating karne. So, nilagay na rin natin yung bawang, sibuyas. So, ayan. Simple lang po yung karne natin nilagay. Mumurahin lang po siya dito. Tapos dito kasi sa Japan, hindi makakapal ang pagkakahiwa. Manindipis dito mahaba na ganun. Ganun yung pagkakasya dito. Parang ganun. Mga katunet. Ganyan. Pag sa Japan ka. Kung bibili ka ng karne na makapal, meron naman. Ikaw mag-slice. Ganon. Pero kadalasan, manipis talaga pagkakahiwa nila. Kung nahahabaan ka, putulin ko na rin magputol. Puputulin mo rin siya. Puputulin mo. So, ilagay na natin yung kangkong, mga katunis. Ilagay na natin. Ay, nahulog siya. Malinis naman yan dyan. So, ayan. So, ilagay na natin mga katunis. Yung kangkong para ma-adobo na siya. Ang dami, di ba? Sigurado, nako. Liliit kasi yan eh. Pag maluto na, liliit yan mga katunis. So guys, luto na po yung adobong kangkong natin. Ayan, tingnan nyo.
medyo na overcook pero carry lang to sa mga ano na po yung ngipin para ano boil na to. So actually tama lang to sa tingin ko. Sarap na yung lasa. So okay. Okay.